sa akin. Pero kailangan manali ka sa inyong pagmamahal. Pagmamahal na tanging kayo lamang ni Crisosto na makapagbibigay. Si Maria Clara, si Ate Sisa, si Crispin, si Basilio, hindi kayo totoo! Si Ali, andyan na naman. Nandun ko sa kanya. Hindi pa nga nababasa. Ikaw na lang magbasa. Ako po ang dapat na humingi na paumanhin, Padre. Dahil ang araw na ito ay nakalaan para sa pagbisita ni Crisostomo. Ay. Mula nung nangyari sa kanila sa Maynila. Marites ka rin eh, no, Salvi? Ang gigil ko sa'yo talaga eh, no? Kalalaking tao, tapos alagad pa ng Diyos, chismoso. Ayan guys, welcome back to my channel. Napaaga tayo sa pag-react sa video na to. It's episode 28 of Maria Clara Ibarra. And excited ako kasi grabe yung mga kaganapan dito. And a lot of you guys are requesting na i-upload ko ng agad-agad. So try natin ngayong gabi kung kaya ba natin i-upload to. And excited na ako talaga. So without further ado guys, let's go check this out. Ayan, ready? 1, 2, 3. Hindi po totoong may masama sa katawan ninyo. Dahil lang totoo. Napakabuti yung ina. Ngunit pati ikaw, iiwan mo rin ako. Katulad ng mga anak ko. Grabe yung acting nila ditong dalawa. Kailangan din ako ng mama ko. Lubos ako namumulila sa nanay ko. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Halika na, tumuhi na tayo. Hindi ko na kanilang mariamag. Dapat na nila ako. Kakastiguhin nila ako. Mama, and yes, makikita mo na kayo. Paalam mo rin ni Tangri. Paalam sa inyo. Ang ganda ng paggawa ng effects ng portal na yun. No! Sir Ibarra, Ate Sisa, ano nangyayari sa inyo? May oras pa naman siguro. Nasasaktan na anak ko. Akala niya may oras pa. Tuluyan na nasiraan. Si Sisa naman parang nagmamakaawa ko. Inakala niya na anak na si Ibarra. Alang-alang sa alaala ng kanyang ama. Pagbigyan niyo na ho kami. Baka wala niyo na ho kami. Ang galing ni Clyde dyan. Umayos na kayo. Bago pa kayo abutan ng mga kasama namin dito. Napapayag niyo yung mga guwarda sa inyo. Slide. Ako'y nagmugunanghan ng nasa iyong nas. Sorry po, Sir Ibarra. Sorry kung hindi na kita masasamaan sa dulo ng kwentong to. Goodbye, Sir Ibarra. Di yan nag-aalala ko kay Crisostomo. Kung kailan nakauwi na siya sa aking piling. Pakiramdam ko ay may humihila sa kanya papalayo. Pakiramdam ko ho ay meron siyang hindi sinasabi sa akin. Pero kailangan manali ka sa inyong pagmamahal. Pagmamahal na tanging kayo lamang ni Crisosto na makapagbibigay. Huh. Napakamadasali ni Maria Clara. Ang daming nainis dito kay ano? Ikaw ba'y talaga yung sisiraan ng bait? Ako ba'y nauunawaan mo? Naririnig mo ba ako, Miss Clay? Gusto ko na umalis dito. Napapagod na akong gumalaw sa mundong hindi naman ako nabibilang. I don't belong here, Sir Ibarra. Dahil hindi naman to totoo. Ikaw, si Maria Clara, si Ate Sisa, si Crispin, si Basilio, hindi kayo totoo! Sky. Hindi ako katulad niyo. At lalong hindi ko kayo kaano-ano. Kaya hindi ko naiintindihan nung nararamdaman ko. Hindi ko alam kung bakit ako nag-aalala para sa inyo. Hindi ko alam kung bakit nasasaktan ako pag nasasaktan kayo. Marahil ay yan ay likas sa iyo.
man tayo totoong magkadugo. Hindi ko man mawari kung bakit naiiba ka sa lahat. Pero ramdam ko ang kabutihan ng puso ko. At dahil doon, ikaw ay natatangi at karapat-dapat sa lahat ng pagmamahal ng mundong ito. At hindi totoong hindi ka napapabilang sa amin. Tuwing ikaw ay mapapahamak, maging ako ay nag-aalala para sa iyo. Kaya't ako'y labis na nasaktan nung malaman kong tila ikaw ay sumusuko na. Sorry po, Sir Ibarra. Hindi ko po kayo dapat pinag-alala ng ganito. Kahit kailan, hinding-hindi ko susukuan ang buhay. Pero tama kayo. Hindi pa rin ako dapat umalis sa poder nyo nang hindi nagpapaalam. Sana hindi kayo napahamak ngayon. Mabuti kung gayon, ngayong alam mo na ang tama at mali. Siguro naman ay hindi na kita kailangang hilahin pa pauwi. Naimasmasan na siya. Ang ganda ng aral doon na parang hindi dapat tayo sumuko sa buhay. Gaano man kahirap at gaano man kagulo, alam mo yun, yung mga bagay na hindi pa natin alam eh. So, aray mo. Nakapaalam siya dito. Baka mahuli na naman sila dito. Pag-iintan lalo si Ibarra nito pag nahuli siya ulit. Munti ka na pala ako doon. Sir. Hindi ba't sinabi mo na pag-iingatan mo bawat bagay ng humirap? Sorry po ulit. Baka Cinderella yan, opa. Taray! Ah, isang piraso lang pala yung naiiwan. Cinderella nga. Uy, magmadali ka. Eh, sabi ko na eh, di ba? At yan ang magiging dahilan paano sa pag-iinitan lalo ni, ano, Salvi. Gagawin big deal yan. Ang Alfred. Oh my gosh. Wala na. Sa harap ng kagalang-galang na Alfred, hindi ko na uulitin, Don Crisostomo, ang dahilan kung bakit sa karsel kang mananaginip ngayong gabi. Tayo na, Senyor. Paral! Bahad, Lasarmas! Hindi ninyo sila darapin. Dahil ang isang marangal na lalaki na may matayog na pangarap sa bayang ito ay nararapat lamang na magpahinga sa kanyang sariling tahanan. Una rason kung bakit sila inabot ng 10 oras ng gabi sa kalye. Don Crisostomo, sumabay na kayo sa akin at ihahatid ko na kayo sa inyo. Ay, salamat. Miss Binibining Clay po. Binibining Clay, ipahatid ko na kayo sa isa sa aking mga karawahan. Lasing Paralis pa naman, Inuwa. Ano, Alferes? Vamos!
Maswerte sila kasi mabait yung Alferes na yun. Nakauwi na. Wala. Hindi makatulog, ha? Naku! Kaya si Ali andyan na naman. Epic feel na naman tayo kanina. Dito pa rin ako sa Noli Matangir. Kinakausap ka. Isang alitap-tap. Ewan ko ba? Dapat siguro tanggap ko na yung kapalaran ko. Alitap-tap sa room ni... Nang sa ganun, gumaan-gaan naman yung pakiramdam ko. Gumaan yung mga susunod na araw ko, di ba? Tsaka, ayaw mo nun, Chloe. More time to bond with Ibarra. At kay... Oo nga. Saan matutulog si Ate Sisa ngayong gabi? Naabutan kaya siya ng mga gwardya? Sinaktan na naman ba siya? Parehas namin hindi nakasama ang pamilya namin ngayong gabi. Mga kasama mo ba yan? Hala. Buti ka pa. O siya, kung kailangan mo nang umalis, sige na. Lima na sila. Ali, salamat sa pagsama sa akin, ha? Napapaisip tuloy ako. Buti ka pa kasama mo na yung mga mahal mo sa buhay. Bye. Kita kits. Nakakaintindi din talaga sila kay Clay. Kasi nung nagbabay, umalis din sila. Tapos, makikita sila ni Ibarra sa kusina. Ganyan pag lalabas ng kwarto. Huwag siyang tubig. Magpapangabot sila dyan. Ako. Ang bongga ng lampara dati. Lantern ba yan? May tawag dyan sa Tagalog. Hindi lantern. Miss Clay? So, Ibarra? Nagulat ako. Hindi ko siya nakita. Kinulat niyo naman ako? Batid kong maging ikaw ay hindi pinapatulog ng mga pangyayari ngayong gabi.
Nais ko sanang humingi ng patawad sa iyo. Sa aking pagpupuyos ng damdamin kanina. Pagpupuyos? Ako'y lubha lamang nag-aalala para sa iyo. Okay na po yun, sir. Deserve ko rin namang ma-sermon yan. Tsaka, sorry din po sa sabog ko kanina. Sorry, tao lang. Ang hindi ko lamang maunawaan ay ang sinasabi mong portal. Subalit ako ay ulila na rin ngayon, kaya't naunawaan ko ang iyong pangungulila sa iyong pamilya. Kaya kung talagang buo ng iyong desisyon na umuwi sa inyo ay nais ko sana na ako mismo ang maghatid sa inyo. Nang sa gayon ay makilala ko rin ang iyong pamilya. Familia. The family of God? Nako, sir. Dito muna ako ulit eh. Imposible na naman akong makauwi sa amin. Ewan ko ba? Nagbida-bida yung destiny, dinala ako dito. Ano namang say ko doon, di ba? Eh, siguro nga kailangan kong tapusin ang mission ko dito. Todia. Kapaumanhin mo ulit ako'y naliligaw na naman sa iyong mga salitang binabanggit. Bida-bida? Destiny? Sa dulo ay may mission. Sir, pwede bang dito muna ako ulit? At kung pagbibigyan niyo ako, gusto ko sana mapasama bukas para sa isang importanteng mission. Mission? Ano yun sa Tagalog? Itong mission ba ito ay kakainin ng ating buong araw bukas? Dahil may pangako ako kay Maria Clara. Ay! Ah, sorry. Okay, sige. Dead man na. Magpapasama nila ako sa iba. Okay, tako na lang. Ngunit ang sabi mo ito ay ang iyong mission. Kaya't batid kong siguradong ito ay mahalaga sa'yo. Kung gayon ay asahan mong ako ay nasa tabi mo dyan sa misyong mong yan. Naku, hindi na naman siya makakapunta kila. Di ako mas magkaroon ako ng panahon sa dalawang Maria Clara. Taray! Napainom din siya ng tubig. Panggap pang more na hindi tumitingin, girl. Nagigets ko bakit ganito ang karakter ni Clyde dito. Magtiwala na tayo, guys. Nakatitiyak ka ba na sa simbahan natin matatagpuan si Aling Sisa? Opo, sir. Laging nasa simbahan si Crispin at Basilio bago sila nawala. Kaya sigurado akong babalik at babalik doon si Ate Sisa. Speaking of, sana nga ay matagpuan na natin siya nang maihatid na natin siya sa kanyang bagong tahanan. Sir Ibarra, sigurado po ba kayong mas magiging maayos ang lagay niya doon? Yan yung baliw. Yan yung baliw eh. Anak niya magnanakaw. Anak niya. Baliw. Baliw! 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 Okay na! Baliw! Anak mo magnanakaw! Baliw! Baliw yan! Baliw! Anak mo magnanakaw! Sandali! Sandali! Ano ba? Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na!
Kayo! Bakit? Mahal niya kayo! Masta niyo ang inyong mga sarili! Nadungisan na kayo ng mga demonyo niyong mga gawain! Demonyo kayo! Demonyo kayo! Sino ka na naman nila kayo? Mga demonyo kayo! Akin din eh! Balik niya sa akin ang aking liyan! Ibalik niya! Ibalik niya! Aking liyan! Aking liyan! Aking liyan! Aking liyan! Legit yung acting eh, no? Kung pwede ko lamang hilahin ang oras para narito na si Chrysostomo. Ginawa ko na. Excited. At tutulungan pa kita. Nga pala, Andeng, sino ba yung dumating na bisita? Napaaga ba ang aking kasintahan? Ay, hindi mo niyo visit. Buenos dias, senorita. Upupo kayo. Gracias. Nais kong humingi ng tawad sa aking pagdalaw na walang abiso. Naisipan ko kasing pag-usapan namin ni Maria Clara, Senorita Maria Clara, ang librong hinandog ko sa kanya. Hindi pa nga nababasa. Ikaw na lang magbasa. Ako po ang dapat na humingi na paumanhin, Padre. Sapagkat kailangan ko po ipagpaliban ang inyong pakay. Dahil lang araw na ito ay nakalaan para sa pagbisita ni Chrysostomo. Ay, gusto ko yung sagot niya yan. Muy bien. At nagkasundo na pala kayo. At nung binibining kasama niya, nasilayan mo na ba? Hindi lamang basta binibini. Prima niya yon, Padre. Pinsan niya. Pinsan lang. Ah, pinsan lang. Ngunit hindi ko pa siya nasisilayan. Kung ganun, salamat sa Diyos at maayos na ang lahat. Lastly. Bueno. Kailangan ko na akong maghanda para sa aking susunod na bisita. Sa uli po natin pagkikita, Padre. Pinaalis eh. Low-key na pagpapaalis. Fidel! Amigo! Anong oras daw darating ang mga tauhan ng ospital de San Diego? Ano mga oras yun, amigo? Pagdating nila ay tsaka natin sunduin si Aling Sisa. Oobserbahan muna siya upang masuri kung kailangan siyang dalhin kaagad sa ospisyo sa Maynila. At amigo, kung isama mo na rin kaya si Binibining Clay, mukhang kailangan rin niyang magamot. Bully din to si ano eh. Fidel eh, no? Pero may gusto siya kay Clay, halata. Amigo! Ano ti kay paikot-ikot? Ano pa ba ang buwabagabag sa'yo? Alam ko na, nauna sa listahan ng iyong sakit sa ulo ay walang iba kundi si Binibining Clay. Si Aling Sisa. Si Aling Sisa? Umipobre, amigo. Ngunit, hindi ba ang misyon na to ay para naman sa kanya? Ngunit paano kung sa halip na makabuti ay makasama ito sa kanya? Paano kung mas lalong lumala ang kanyang sakit sa pag-iisip doon sa paggamutan? Paano niya mahahanap ang kanyang mga nawawalang anak?
Senyorita, asahan ko ang susunod natin pagkikita. Lalo na at malapit na ang fiesta. Bueno, ako'y babalik na sa mga gawain ng kumbento. Marami kaming paghahanda dahil pabalik na ang iyong ninong. Alam ka. Ninong? Yan na. Hindi mo ba alam na babalik na si Padre Damaso para makifiesta sa San Diego? Lagot. Marahil ay hindi namin natanggap ang pinadala niyang telegrama. Sa pagtatapos ng linggo ang kanyang pagdating. Marahil ay nais niya kayong sorpresahin. Mukhang nagtagumpay siya. Parating na pala ang isang demonyo pa. Nagkasundo na ba sila ng iyong novio mula nung nangyari sa kanila sa Maynila? Marites ka rin, no, Salvi? Ang gigil ko sa'yo talaga, no? Kalalaking tao, tapos alagad pa ng Diyos, chismoso. Bakit gano'n lang yung mga mata? Wari, ako'y kinakatakutan. Hindi po. Sinungaling ka. Katulad ka rin nila. Pinaglalaroan mo ang aking puso't isipan. Napapadalas yata ang pagdalaw natin kay Crisostomo. Nagkita na sila. Hello? Oh my gosh. Kabang-abang yun. May 2 days pa, Thursday tsaka Friday, so hopefully ngayong week yan yung pag-aharap nila. Kasi pinakita na eh, di ba? Oh my gosh. Ayan guys, maraming maraming salamat sa panonood kasama ako. Na-enjoy ko pa rin kasi grabe yung mga ganap dito. And anako, gugulo lalo yung buhay natin dahil parating na ang isa pang demonyo na si Damaso. Dadadag sa kaguluhan dito na ginagawa nung Salvi na buwisit na panot na yan. Ang gigil ko talaga sa kanya. Chismoso eh, diba? Chismoso. Kalalaking tao. Tapos pari pa siya. Ayan, so that was it. Thank you so much again guys for being here. And sa mga nag-request, ito na po. Napaaga na yung ano natin, pag-upload natin. And abangan natin bukas ang mga kaganapan pa. And before we end, shoutout pala muna sa mga OFWs natin, mga kaibigan dyan na palaging nanonood, mga avid watchers natin. And also, syempre, shoutout din sa mga admins natin na mga kaibigan sa group chat ng Divas of the Kingdom. Hello you guys. And yes, I think that's it. See you again tomorrow. Bye.